So ayun na nga, napadaan ako sa palengke. Parang napansin ko medyo mababa yata ang presyuhan ngayon sa mga karne sa palengke. Ayan, giniling 250, tapos yung pork chop 280 lang, lalo na yung liempo 310 lang. Kaya naisipan ko mas maganda siguro ngayon magluto ng baboy. Iniihaw kaya. Kaya bumili ako ng liempo, siguro mga 1 kilo. Iihaw ko sana sa labas. Naisip ko wala nga pala kaming labas. Kasi yung labas ng labas namin, kalsada na. Di, lutuin ko na lang kaya yung may sauce. Kaya pagdating ko sa bahay, naligo agad ako at tiniwa ko na yung mga liempo. Nilakihan ko na kasi liliit pa naman yan. Pork homba nga pala ang lulutuin natin. At yung naisipan ko kaya tinimplahan ko na kagad ito ng tuyo at konting suka. Tapos nilagyan ko ito ng konting paminta at pineapple juice. Imamarinate muna natin ito siguro ng mga 1 oras o 2 oras para kapit na kapit yung lasa bago natin lutuin. Kasi isi-share muna natin ito. Yun na nga, pagkatapos ko mamarinate, share muna natin ito, parang ipiprito lang ng kaunti para medyo mas makakapagpadagdag siya ng lasa sa ating pork homba. Ayan, kapag ganyan niya, okay na yan. Yan, parang dito pa lang natatakam na ako. 'Di ba? Parang inihaw na siya ng liempo. Yan nga pala guys, hindi yan sunog. Kasi yung pineapple yung gawa ng pineapple kaya nagkakaramelize. So nag-slice na ako ng bawang at sibuyas. Tara, luto na tayo. Hindi ko na nga pala hinugasan yung pan natin kasi pampadagdag din lasa din yan. Kapag nilagay naman na yung karne at kumulo na, mawawala din yan. Tapos konting halo-halo, nag-isa lang ako ng sibuyas bawang. Nang nag-brown na ito, hinulog ko na yung karne. Tapos sinunod ko na din yung pinagbabara natin. Yung may nakalagay na tuyo at suka at saka lemon. Tinimplahan ko lang ito ng pamintang buo. Tapos 2 pirasong laurel at 1 kutsarang brown sugar. Kalahating baso ng tubig kasi sisip-sip pa yan. Tapos 2 pirasong star anise at banana blossom. Hinalo ko lang ito. Papakuluan lang natin to siguro ng mga 45 minutes hanggang malambot. Mas masarap kasi kainin guys. Basta malambot yung karne. Ayan, medyo malambot na siya. Hinalo-halo ko lang ito. So wala na yung mga tutong sa ilalim guys. Nasama na siya. Hindi naman yun as in tutong. Ayan, tapos nilagay ko na rin yung saging. Nilagyan ko ito ng saging guys kasi favorite ko talaga yung saging. Tapos yung maliliit na munggo. Ano pala yan guys? Black beans. Ayan, tapos papakuluan pa uli natin to hanggang maluto. Kunting kulo na lang to para maluto na lang yung saging natin. Tapos okay na yun. Pwede na natin to imukbang. Tamo, itsura pa lang nakakatakam na, diba? Talagang masarap siya. Pero hindi yan maalat guys, no? Kasi may pineapple yan at saka may asukal. Yung lasa niya yung parang manamis-namis. Ayan, pinakulang ko lang ng konti. Tapos okay na. Ayan na, lumabas na lahat ng mantika niya, oh. Masarap yan sa kanin guys. Talagang ano, parang medyo tuyo-tuyo yung pagkaluto natin. Kapit na kapit yung sarsa sa karne. At napakalambot. Ayan! Tara, kain tayo. Ang sarap nito kasi ang lambot ng karne at saka malasa. Manamis-namis gawa ng pineapple. Magluto ka na rin ng homba. Pork homba. Thank you for watching. Follow for more.